Pinagpalang araw mga kapatid, sa 15 minuto lamang ay sisimulan na natin ang ating pananambahan. Now death is over. And-
Believe.
Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahanga-hangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nito ang buong sanlibutan. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na muli po kaming makakapanambahan at makadudulog sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na buksan niyo po nawa ang aming isipan, ang aming mga tenga at ang aming mga puso nang sa gayon ay maintindihan at maisabuhay namin ang iyong banal na salita na aming maririnig sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa at nawa ang iyong banal na espiritu ang maranasan ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pagbasa sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa unang mga taga-Korinto, kabanata 6, mga talata 12 hanggang 20, na ganito po ang sinasabi. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano. Ngunit, hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang mga pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo iyan, ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Diyos. Ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Hesukristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid. Ang ibang
kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakaapekto sa kanyang katawan, ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal sa Panginoon. Tayo po ay humaharap ngayon sa ikalawang linggo ng paghahayag o Second Sunday of Epiphany. Ang panahon na ipinapakilala ang Panginoong Jesus na tagapagligtas. Ang matagal na hinintay ng mga Hudyo at angkan ng mga Israelita. Kaya't ang ating aralin, sa 1 Korinto Kabanatang 6:12 hanggang 20 ay nagpapahayag ng kalooban at nais ni Kristo sa bawat Kristiyano. At pinapatungkulan din ni Pablo sa gustong mangyari ng tagapagligtas na si Jesus sa kanyang mga iniligtas at ayon sa komentaryo, ito ang unang sulat. Sa Korinto ay tumatayong halimbawa ng isang mahusay na namumuno ng tinutugunan ay ang pagkabahabahagi ng isang kongregasyon sa kanyang matapat na pagpupuna ng mapananaw ng bawat panig. Ngunit bago ang araling ito, mga naunang makabanata, paulit-ulit nang sinubukan ni Pablo na alisin ang mga tao sa gawi nang dahil sa akin, patungo sa pagtuon sa kung sino ang tunay na tumawag at nagligtas sa kanila. Yung bang salita na dahil sa akin nangyari yan, o kaya ako kasi ang andito kaya nangyari yan. Yan ang nais na ninais ni Pablo na alisin sa kaisipan ng mga kanyang sinulatan. Kaya't pinagdiinan ni Pablo na ang Diyos at si Kristo ang nararapat na makita sa mga pinatutungkulan, hindi kung ano ang ginawa ng tao na nangunguna dahil ginagamit lamang siya ng Diyos. Ang mga grupo ay nagtatatak ng pangalan sa mga kasamahan na hindi pabor sa kanila na matalino o hangal, mahina o malakas. Sila ay nag-aaway pa kung sino ang pinakamahusay na namumuno. Sa ating panahon ngayon, kung ilalagay po natin sa ating kalagayan, kung sino ang mahusay na o magaling na pastor bago sa ngayon. O yung mga naunang mga pastor, napakagaling. O kaya, kung ano lang yung mga masasabi po nila patungkol sa paghahambing. At hindi lang away-away sa samahan ang pinatungkulan ni Pablo, kundi nagdadala pa ng kaso sa mga husgado laban sa isa't isa, ang pagdadala nila ng kanilang kaso sa husgado. Nagtatalo-talo tungkol sa moralidad, kung mas mabuti bang hindi na mag-asawa o mag-asawa ang tao. Ano ang gagawin para maganda ang pagsasamang mag-asawa? Ano ang basehan sa diborsyo? At kung ano-ano pa ang hindi pinagkakasunduan? Gaya ng ano ang naangkop na pagdidieta? Pati pagdidieta ay kasama sa kanilang pinagtatalunan. Pati ang tamang pag-unawa sa buhay pagkatapos ng buhay na ito. Ibang buhay after death. Ito po ay mga bahagi, mga pinag-uusapan o mga pinagtatalunan ng sinulatan ni Pablo. Ang lahat ng problema ng kongregasyon ay sinubukang itama ni Pablo. Sumulat si Pablo upang ang mga nararapat na lang na bagay ang mapasa sa lahat ng mga iniligtas ng Panginoong Jesus. At ipinakita ni Pablo ang mas mataas na larawan ng pagkatawag.
Kaya sa parteng ito ng kanyang sulat, unang Korinto, kabanatang 6:12-20, ipinapakita na gawin ang buhay na dalisay sa moralidad. Maraming tao sa Korinto na dilubos maintindihan ang mensahe ni Pablo tungkol sa kalayaan ng Kristiyano. Kanilang inakala na dahil malaya na sila sa pamagitan ni Kristo, ay pwede na nilang ipahayag ang kanilang sexualidad sa anumang paraan. Ito ba ay nakikita natin ngayon sa ating panahon? Ano ang ginagawa ng marami? Kabilang ba tayo sa gumagawa o kaya sumusuporta sa gawaing hindi tugma sa salita ng Diyos? Ang nangyayari ngayon, meron ng LGBT na pinag-uusapan at ito ay patungkol sa sexualidad ng tao. Pati yung same-sex marriage. Ito bahagi lamang ng pinag-uusapan pa nila noon. Kaya tayo ba ay sumusuporta din nito? Kaya't sinulatan ni Pablo ang mga taga-Korinto upang ipaliwanag ang patungkol sa buhay sexual. Kanyang ipinaliwanag ang patungkol dito na naiiba sa kanilang kaunawaan. Tingnan po natin ang sitwasyon. Sa panahon na ito ng iglesia, ay nahuhumaling o naaakit ang mga tao sa espiritu ng panahon na yon. Maraming kultura na ang katawan ay walang kabuluhan. Ang kaluluwa at espiritu lamang ang mahalaga. Ang nagagawa ng katawan ay hindi makabuluhan. Yan po ay ang pananaw ng mga legalistang ascetics, mga taong pumipigil ng udyok, na naghahanap ng paraan upang sansalain ang udyok ng kanilang katawan o nais ng kanilang katawan. Kabaligtaran naman ito ang antimonians o mga tinatawag na liberal na gustong lumaya sa lahat ng moralidad na itinuturing na ang katawan ay masama at hindi kailanman maging mabuti at mapapahamak lamang o patungo lamang sa pagkasira ang katawan ng tao. Dahil sa ganitong paniniwala, pwedeng gawin ni numan ang nais niya sa kanyang katawan. Ang mga ito na iba't ibang pundasyon sa kaalaman ay naakay at nakasama sa mga bagong Kristiyano na daladala ang kanilang paniniwala at nahihirapang magbago. Ibig sabihin, kahit itong mga grupo ng mga ascetics at grupo ng mga antimonians ay naakay din sa pagiging Kristiyano. Ngunit sa kanilang pagiging Kristiyano, daladala nila ang kanilang mga paniniwala. Kaya dito nagkaroon ng mga bagay na hindi pagkakaunawaan dahil daladala nila ang kanilang kaalaman at ang kanilang paniniwala. Kaya't ang gawin ng mga taga-Korinto ay lipunang puno ng sexual. Kaya maraming gawaing sexual na ditugma. Pamumuhay ito ng marami, kaya nahihirapang magbago. Kaya marami ang nagsubok na bigyang katwiran ang gawing ito sa konsepto ng kalayaan ng isang Kristiyano. At para bang gusto nilang ipasok sa samahang Kristiyano ang kanilang mga kaalaman, ang kanilang paniniwala. Kaya't nagkaroon ng mga problema, nagkaroon ng pagtalo-talo sa mga samahang Kristiyano. Ito naman po ang makikita po natin ang argumento sa 12-13. Sabi po ay, maaring may magsabi sa inyo na ganito, pwede kong gawin ang kahit ano. Totoo yan, ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Kaya kahit pwede kong gawin ang kahit ano, hindi naman ako paalipin dito.
Maari rin namang sabihin ng iba, ang pagkain ay ginawa para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan, ngunit darating ang araw na pareho itong sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa sexual na immoralidad, kundi para sa paglilingkod sa Diyos at ang Diyos ang nag-iingat nito. Kaya kung tingnan po natin, isinama rin po nila sa kanilang argumento ang argumento ng biyaya. Kinuha nila ang ebanghelyo ng biyaya at ginamit na lisensya na gumawa ng kasalanan. Ang sabi po doon ay, maari, pwede kong gawin ang kahit ano dahil pinalayan ako ni Kristo. At kung tingnan po natin mga minamahal mga kapatid, ang argumentong ito na biyaya ay pwedeng panghawakan ng iba. Sabi niya, pwede. Maari, pwede. At nasa batas. At sa ilalim ng biyaya, pwedeng gumawa ayon sa gugustuhin nila. Pangalawa ay ang argumento ng pangangailangan. Ang pagkain ay para sa katawan. Ang kaisapang dito ay ang Diyos ang nagbigay ng natural na naisin o udyok. Kaya nararapat lamang na mabigyang kasiyahan ang mga naisin na ito ng katawan. Dahil kailangan ng katawan ang gawain nito, kahit ano kaya, kailangan din mabigyang kasiyahan. So kasiyahan ang mabusog, magpakabusog, na kung minsan ay busog na, pero hindi pa rin nasisiyahan, kaya kakain pa rin. O sa mga patungkol naman sa lalaki at babae, kaya nagkakaroon ng problema dahil hindi nasisiyahan sa kanyang partner o sa kanyang asawa. Dahil hindi nasiyahan, naghahanap ng iba. At ito yung kanilang argumento. Dahil kailangan bigyang kasiyahan ang nais ng katawan. Pagkain. O kaya pagpapaganda, pagpapagwapo. O kaya yung buhay ng mag-asawa. Kapag hindi nasiyahan, naghahanap ng iba. Kahit kung tingnan po natin sa mga argumentong ito, andito rin po naman ang tugon. Una, maaring pahintulutan ngunit ito ba ay kapaki-pakinabang? Ito ba ay nakakatulong? Ito ba ay sulit? Ito ba ay hindi nakakasira? Yun po ang tugon po natin sa mga ganyan na ipinapakita ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang pagpapahintulot ay para sa ikabubuti, para sa maging epekto hindi lang sa sarili kundi para rin sa iba. Na kung ito ay gagawin ko, ito ba ay makakabuti sa iba? Hindi kaya matitisod sa akin kung ako ang gagawa. Yun po yung pinapakita ni Pablo na hindi lahat, hindi porke pinayagan ay pwede mo nang gawin. At ang pangalawa, ang katawan ay para sa Panginoon. Hindi po ang katawan ay para kung kani-kanino lang, kundi ang katawan ay para sa Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng katawang ito upang tayo ay mabuhay dito sa lupa. Upang ang katawang ito na iniligtas ni Jesus ay maipaglingkod natin na malaya sa ating Panginoon. Dito po, makita po natin ang confirmation sa 14:17. Sa ating aralin, ipinakita ni Pablo ang pagsasalarawan ng Kristiyano tungkol sa katawan. Bigay ito ng Diyos at hindi dapat
kung anong maisipang gawin dito. Ang katawan ay para sa Panginoon. Tingnan po natin sa 14 hanggang 15. Ang katawan natin muling bubuhayin ng Diyos sa muhuling araw tulad ng ginawa niya sa ating Panginoon. Hindi ba tayong mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo? Yan ang dahilan kung bakit hindi talaga natin maaaring gamitin ang ating katawan na bahagi ng katawan ni Kristo sa pakikipagtalik sa babaeng bayaran. Meron pang nais kong makita po din natin dito mga kapatid. Sa Korinto kasi ay merong pinapayagan po nila yung mga lalaki ay pwedeng makipagtalik doon sa mga bumababa galing sa bundok. Kung titignan po natin, merong panahon na ang bukawi daw sa Bulacan ay mura ang babae. Parang pinapayagan ang mga lalaki na gumawa, pero ang babae ay hindi pinapayagan kung hindi ito yung kanyang trabaho. Kaya minsan narinig ko po yung double standard. Bakit pwede sa babae, sa lalaki, hindi pwede sa babae? Kaya lang po, mga minamahal mga kapatid, kapag ginawa po natin ito, hindi porke babae ang sinabi dito na bayaran, hindi na walang lalaking bayaran, meron din. Kaya lang ito ay hindi tugma, hindi tama sa buhay ng isang iniligtas ng Panginoong Hesus. Ang Panginoon ang nagligtas sa atin upang hindi po tayo para sa kung ano-ano lang ang gagawin po natin sa ating mga katawan. Hindi po dahil sa wala tayong trabaho o wala tayong makuhang trabahong maganda, eh madali lang yung magbenta ng sarili, mas malaki. Hindi po yun. Kung tayo po ay niligtas ng Panginoon, kahit sino po tayo noon, tayo ay inligtas mula sa gawain na yun. At tayo ay katawan ni Kristo. At alam po natin na ang Diyos ay laging gumagawa sa pamamagitan ng katawan. Kaya tayong lahat na naligtas, iniligtas ng Panginoon, ng ating tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas, tayo ay isinama sa kanyang katawan ang iglesia. Kaya ang banal na espiritu ay naninirahan sa katawan. At ang iglesia ay katawan ni Kristo. At lahat ng Kristiyano ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya ang katawan ay gamitin lamang sa moral na layunin. Paliwanag pa ba natin ang moral at saka immoral? Siguro po ay alam na po ninyo yan. Kaya bilang iniligtas ng Panginoong Hesus, ito rin po yung ipinapakita po ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kayo ay naligtas na. Hindi na ninyo kailangang tularan pa o sumunod pa sa dati ninyong gawi na dahil pinayagan kayo ng komunidad noon o yan ang kalakaran ng komunidad, gawin na rin ninyo. Gawin pa rin ninyo. Hindi po. Kundi dahil tayo po ay kung ang tao ay niligtas na ni Jesus mula sa kapahamakan, andoon na yung pagkilos ng Panginoon sa kanyang buhay, at kung si Jesus Kristo ang siyang kanyang pinaghahari, mayroon mang udyok ng laman, mayroon mang udyok ng pagbibigay kasiyahan sa katawan, hindi na yun ang numero unong iniisip, kundi ang kanyang layunin na ngayon ay papurihan ang Panginoon.
Sa 16 at saka 17 ng ating aralin, sabi, hindi ba't ang nakikipagtalik sa ganoong babae ay nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalaway magiging isa. At kung nakipag-isa tayo sa Panginoong Hesukristo, kaisa niya tayo sa Espiritu. Para bang napakahirap intindihin, mga minamahal kapatid? O mahirap tanggapin dahil hindi naman dapat tanggapin? Kasama tayo sa naglinis sa atin, ang banal na Panginoong Hesus. Pagkatapos, kasama natin siya, tapos dudumihan po natin yung kanyang katawan. Sabi nga dito, silang dalaway magiging isa. Kaya kung marumi yung kaisa mo, marurumihan ka. Eh, ang tinanggap natin, ang Panginoong Hesukristo na naglinis sa atin, nilinis na tayo. Eh, tayo ba ay magpakabuyo, magpakasira doon sa dumi na yon na ating pinanggalingan? Kaya tang, sapagkat ang resulta ng immoralidad, ayon sa 16 hanggang 17, ay dinudumihan po natin ang katawang nilinis ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga, anong mangyayari kung gamitin ang katawan sa masama? Kung katawan na malinis ay nilagay sa marumi, anong mangyayari? Kung hayaan ang masama na manguna sa katawan, anong mangyayari sa katawan? Pwede niyang kontrolin ang katawan. Ito po ay sana, ito hindi makasira. Ano po? Ang nangyari kay Christine Dasera ay hindi, hanggang sa ngayon po ay hindi maipaliwanag. Pero dun sa mga video o mga napapanood, para bang nung siya ay makainom ng gamot, ay hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Nung siya ay napaloob na, pinag-aarian na ng kanyang ininom, hindi na daw makontrol ang kanyang sarili. Ganyan din po, mga minamahal mga kapatid. Kung tayo ay nagpakalulong sa masama, yung masama na ang siyang magkokontrol sa ating buhay. Gayun, ganyan din ang magpatuloy sa gawaing immoral. Mamaya-maya, di mo na rin makontrol ang sarili kung nagpagamit sa masama. Kaya ang Apostol Pablo, ang kanyang pakiusap, ang kanyang pagpapahayag ay kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Ang ibang kasalanang ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan, ngunit ang gumagawa ng sexual na immoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Ang kasalanan na ipinapakita na dapat layuan ay ang kasalanang immoralidad. Lahat naman po ng kasalanan ay dapat nating hindi gawin. Ngunit, ito po yung pinagtuunan sabihin ni Apostol Pablo na lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Makakasira. Dahil kung immoral, maaaring ikaw pa ang kanyang sisirain. Sisirain ka nga dahil immoral nga. Wala nang kaisipang mabuti, hindi na maging maganda ang kanyang kaisipan. Kaya ang sabi po ay lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Ang dahilan po nito ay kung tayo po ay napanulong sa gawain na ito, hindi raw po tayo basta-basta makatakas. Bakit? Dahil merong nang mga pangyayari. Dahil hindi raw tayo malakas na lumaban sa
kapag ang ating sitwasyon ay napapaakit. Maraming mga lalaki, maraming mga babae na lalong-lalo yung babae, nagwapuhan ng gusto, napakahusay magsalita at may pera pa kung minsan madaling makuha. Ganun din po, hindi lang po sa babae, ganun din po sa lalaki. At ang inihalimbawa po dito na isa ay walang iba kundi si Haring David. Alam natin ang istorya ni Haring David na hindi siya sumama sa digmaan, nagpahinga siya, pero sa kanyang pagpapahinga, pagkagising niya, nakita niya yung isang napakaganda sa kanyang pananaw na naliligo. At doon nagsimula yung kanyang ang sa pangyayari ng kanyang buhay. Siya na dating pastol, naging hari, at halos bumagsak dahil bumagsak siya doon sa kaakit-akit na isang dalaga, isang may asawa. May asawa pa pala. May asawa yung kanyang nagustuhan. Kaya, kailangan daw nalayuan po na lumayo tayo sa sexual na immoralidad. At ito po ay paalaala. Sabi sa 19 hanggang 20, sabi po ay ganito, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos na napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. So mga minamahal mga kapatid, ito ay paalala po sa bawat isa sa atin. Hindi lamang po sa lalaki, ito ay para sa lahat. Na dapat ang ating mga buhay ay para sa Diyos, hindi para sa kung ano-ano lang. Ang katawan ng isang mananampalataya ay templo ng banal na espiritu. Eh kung templo ito ng banal na espiritu, wala na tayong karapatan at wala tayong karapatan na sirain ito. Ano mang paninira sa ating katawan ay laban sa kagustuhan ng ating Panginoon. At ang ating katawan ay pagmamay-ari ng Diyos. Noong wala pa ang ating kaligtasan, tayo ay nasa pagkaalipin pa ng kasalanan. Tayo ay pinalaya sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tayo ay pinalaya mula sa pagkaalipin na yun. Kaya tayo ay malaya na. Sa ating pagiging malaya, hindi naman po tayo ang nagmamay-ari sa ating mga sarili, kundi yung bumili sa atin. Pinalaya tayo sa kasalanan, pinalaya tayo sa pagkaalipin, ngunit tayo ngayon ay pagmamay-ari ng Diyos. Diyos na nagbibigay sa atin ng kalayaang gumawa ayon sa kalooban niya. Pwede nating gawin sa anumang paraan na hindi nakakasira sa kalooban ng Diyos. Pwede tayong mabuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya mga minamahal mga kapatid, ang sulat na ito ni Pablo ay pagpapaalala na hindi po dapat magkaroon ng problema sa loob ng ating iglesia dahil sa ganitong usapin. O kaya usapin ng kung sino ang siyang mas magaling. Usapin ng kung sino ang dapat na itaas.
sapagkat ang dapat nating laitas ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya't mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, patuloy po tayo na maglingkod sa ating Diyos, sa ating Panginoon, sama-sama sa isang layunin. Dahil tayo ay binili ng Panginoon, tayo ay Kanya, at ang layunin po natin ngayon ay paglingkuran Siya sa pamagitan ng ating mga buhay. At papurihan po natin ang Diyos sa ating katawan. Amen. Tayo ay manalangin. Purihin ka, O Diyos, sa aming Panginoon, sa buhay na patuloy po ninyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Salamat sa iyong pagpapaalaala sa bawat isa na kami ay iyong binili sa pamagitan ng buhay ng iyong anak na si Jesus, sa pamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang layunin, O Diyos,
kami ay kanyang maging kasama, kabahagi ng kanyang katawan, upang patuloy na ikaw ang siyang aming papurihan at dakilain sa aming buhay. Kadalangin po namin, Panginoon, ang mga nagawa po naming pagkakamali at pagkakasala sa aming mga layunin na hindi tugma sa iyong plano sa aming buhay. Dalangin po namin ang iyong pangunguna at paggabay at patawarin din kami sa aming nagawang pagkakamali at pagkakasala. Kaya dalangin po namin, Panginoon, patuloy na hawakan ang aming buhay, pangunahan ang bawat isa sa amin, na maituon po namin ang aming mga sarili sa buhay na nais po ninyong tahakin ng bawat isa. Ibigay ninyo, Panginoon, ang pagtanggap po ninyo sa bawat isa. Ibinigay po ninyo ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa aming patuloy na buhay. Dalangin po namin na ikaw ang siyang mamahala, ikaw ang siyang makita, ikaw ang siyang maipahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Samahan kami, Panginoon, kahit sa ang aming buong iglesia na makita ng pagkakaisa. Walang ibang makita ka, Panginoon, kundi ikaw na aming Panginoon na nagpapaganap ng lahat ng bagay sa ikatatagumpay. Ganun din, Panginoon, sa aming mga paglilingkod, ang ministeryo na nais po ninyong gawin ng bawat isa sa amin. Ministeryo na hanapin ang mga naaalipin at dalhin sa paanan ng iyong anak na si Jesus upang sa kanilang pagtanggap sa kanya ay magkaroon din po sila ng kaligtasan, maging malaya mula sa pagkaalipin. O Diyos, aming Panginoon, salamat po. Samahan po ninyo kami at patuloy na gabayan kami sa aming bagong direksyon, bagong paglilingkod sa taong ito na may tuturing pa naming bagong taon, sapagkat ngayon po ay pangatlong linggo pa lang ng taong 2021. Kaya dinadalangin po namin, hawakan kami at gabayan kasama ang aming mafamilya, kasama, Panginoon, ang aming matinatangkilik, kasama, Panginoon, ng aming mga gawain, kasama ang aming mga anak buhay, manitigit sa lahat, ang aming patuloy na pagsamba sa iyo. Malayo man, kami man magkakasama, o kami ay nasa aming mga tahanan. At sa inyo aming pinapatungkol ang lahat ng ito, sapagkat kayo ang siyang Diyos na bumili, nagpalaya sa amin, at kayo ngayon ang aming itinataas. Salamat po at ito'y aming dalangin sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tanggapin natin ang patuloy ng biyaya, pagpapala, gabay at patnubay, pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.